Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome guys! Alamin natin kung ano yung advices, messages, or anything na confirmation, or ano man ito Pisces na message, energy na gustong iparating sa iyo ng baraha. Tingnan natin. Ito'y timeless, kahit saan man, anong oras, kung kailan. Past, present, future. Tingnan natin kung ano yung mga mensahe. Energy na gusto mong iparating sa'yo. Okay. Pisces, Pisces. Okay, first card tayo is Awakening Ancient Wisdom. Deep inner knowing is emerging within me. Itong Awakening Ancient Wisdom is parang siyang ano, Ace of Cups. Itong barahang to is parang nagsasabi sa'yo, Pisces, na may paparating sa'yo na pag-apaw ng cups. Ang pag-apaw ng cups in tarot is parang nagsasimbolo siya ng happiness. Aapaw yung emotion mo. Diba? Sobra-sobrang happiness, sobra-sobrang emotion. Emotionally balanced, fulfilled, achieved, secured, and stable. Parang ganun. So, may posibleng deep, malalim na biyaya, malalim na pagpapala, malaki, huge, na pwedeng darating sa'yo, na pwedeng magdala sa'yo ng sobra-sobrang kaligayahan, fulfillment, achievements, balance, prosperity, and abundance. Okay. Tingnan natin kung ano pa ang gustong sabihin sa iyo ng ating tarot. Okay, Pisces. Partnership. Wow. Relationship sa lahat. Money, emotion, spiritual. Nakikita ko sa'yo dito na may papasok na pwedeng tao, pwedeng offer, anything na may collaboration. Okay? Hayaan mo na makapasok yan sa buhay mo. Hayaan mo yung mga tao na supportahan ka sa kung ano man ang kailangan mo, personal man yan or career. Kasi magdadala to sa'yo ng result na positive. Okay? So, sinasabi ng Barasio dito na makakatanggap ka, Pisces, ng tulong galing sa langit. Okay, from the divine, from heaven, from your source, and galing doon sa mga tao na meron silang skills and resources na kakailanganin mo or kailangan mo. So parang sinasabi na magsha-shower ng abundance of blessings ang universe, magpapadala siya ng mga right-minded individuals, ng mga taong nababagay sa kung ano yung kagustuhan mo na pwedeng makatulong sa'yo. Okay, so yun. Wow. Ang galing na ito, supportive partnership sa personal man or career. So, pwedeng sa relationship, magiging blessed ka sa pagkakaroon ng mga supporters like relationship, friends. Kung tatakbo ka sa eleksyon, pwedeng manalo ka, parang ganun. Chariot. So, ang chariot card na ito is nagsasabi sa'yo na mabilis siya. Success, tangible, material, travel, movement. Nakikita natin dito yung mabilis na decision making sa pag-travel, pagbubuk ng mga tickets, plane ticket, bus tickets, or anything na connected sa transportation. May iba din na pwedeng bibili ng sasakyan or pwedeng lilipat sila ng bahay sa mas magandang bahay, sa mas malaki, sa mas secured na lugar, sa mas magandang business. And yung iba dito, pwedeng emotionally, yung mindset, pwedeng maraming magbabago sa inyong isip or parang ganun, in a positive way. Okay? Ano pa ba? Pisces. Wow! Six of Wands and the Tower. So, ang the Tower na to guys, it's huwag kayong matakot kasi yung iba parang sinasabi, tower yan, nakakatakot. Hindi, kasi yung tower is para siyang yung transformation from old to the new. So, sinasabi dito, pwedeng yung iba,
sawang-sawa na sila sa dati nilang tirahan, sawang-sawa na sila sa bansang kinalalagyan nila, sawang-sawa na sila sa trabaho nila, or sa kung anumang sawang-sawa na sila na hindi na stable, and posibleng on the way na sila para dun sa change, transformation. Kasi itong six of wands is a positive transformation to eh. Victory, success, recognition, rewards, awards. So, like for example, ang tagal mo na sa trabaho, tapos nakapag-desisyon ka na lumipat. Tapos, in just 6 months, pwedeng ma-promote ka, pwedeng tumas yung posisyon, pwedeng tumas yung salary, or pwedeng ikaw pa yung maging manager, parang ganyan. So, pwedeng 4 months from now, maraming manifestation ka na makukuha. 4 months from now, or pwedeng 4 days, 4 weeks, nakikita natin na maraming tao yung nakatingala sa'yo, na pupurihin ka, papalakpakan ka sa kung ano man to na achievements na meron ka. It's a good karma. Itong chariot, six of wands, kasi 6-7, tapos tower, manifestation siya ng good karma. Ibig sabihin, from mga paghihirap mo, from hindi stable, from stagnant, from chaotic na situation, papunta ka sa victory and success, papunta ka sa movement, sa travel, sa motion, action, changes, di ba? So, sobrang positive. Okay. So, six of swords, ganun din. Positive din siya. Ang six of swords, guys, is parang chariot din siya. Ang pagkakaiba lang nila, yung chariot is mabilis. Ito, six of swords is movement. Parang, confirmation siya ng chariot dito na may iba sa inyo na lilipat ang bahay. May iba na parang medyo chaotic na yung situation nila from one place. Lilipat sila ng mas kalmado, mas secured. And lilipat sila dun sa mas kalmadong like emotion, kalmadong situation, parang ganyan. So, kung makikita mo dito sa Four of Swords, kung saan ka man papunta, makakatulog ka dyan. Parang siguro sa kasalukuyan mong tinitirhan, sobrang ingay ng paligid mo, parang hindi ka nakakatulog sa gabi, sa umaga, ganito, ganyan. And sa mga susunod mong pupuntahan or lilipatan, makukuha mo yung peace and harmony. Okay. Alam mo, ang ganda. Sobrang ganda ng baraha mo. And Palace of Coins, sinasabi ng barahan na kung saan ka man papunta, saan man journey yung tatahakin mo, magkakamal ka doon ng lump sum of money. And Palace of Coins is ano yun, palasyo yun ng pera eh. Kung makikita mo from here, di ba? Sobrang harvest na. Di ba parang, ano to eh, abundance, prosperous. Di ba? Prosperity, abundance. And then kung makikita mo yung bahay, it's green. So, ibig sabihin, secured na secured financially. So, sinasabi ng barahan na paparating na yung oras para sa'yo. Parang, ano, literal na pwedeng manalo ka sa loto, manalo ka sa kaso, ma-promote ka, yung negosyo mo biglang mag-boom, di ba, na parang maraming customer, maraming kliyente, or kung ano man itong ginagawa mo sa ngayon, sinisimulan mo, posibleng siya ang magdadala sa'yo ng sobra pa sa sobrang daming salapi. Okay? Tingnan natin. Ano pa ba? Okay. Next card is 10 of coins. Ganun din. So, parang sinasabi sa'yo dyan na may papasukin ka. Okay? May magbubukas sa'yo na gateway of coins. So, para siyang portal. Money. Portal of money, or pwede siyang portal, new beginnings ng tangible things, physical things, material things. So, completion, so pwedeng tapos na. If ever man payouts, incentive bonuses, or lump sum, inheritance, or anything na involve yung malaking halagang pera, ay posibleng makuha mo. Okay? So, on the way na siya. And, diba, so parang sinasabi sir dito, pwedeng 3 months kang naghihintay, pwedeng from rags to riches to, biglang yaman, biglang balances sa salapi, parang ganun. So, 3 months kang naghihintay, 3 months kang hindi nakatulog sa kakaisip, 3 months ka ding nagtipid ng pera, parang ganun. 3 months kang parang sobrang balisa kasi hindi mo alam kung saan kakuha. And just, ganun lang.
biglang makukuha mo yung balance, yung balance and then yung stability, lalo na sa usaping salapi. Okay? And last card natin is King of Coins. So, yung message na to is parang sinasabi sa'yo na financially, ikaw ay magiging King of Coins. So, pag sinabing King of Coins, plus meron ditong Palace of Coins, sinasabi na makahawakan mo talaga. Okay? Kung ano man itong minamanifest mo, kung ano man yan, yun yung sabi sa'yo dito, you are receiving help from heaven and from the person na pwedeng magdala sa'yo ng progress, ng tulong sa mga kakailanganin mo. Okay? And King of Coins yun, maahawakan mo kung ano man to na financial na sinasabi, recognition, rewards, awards, lahat ng klase ng success nandito na. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!